Ayun, so good evening guys. Welcome back ulit dito sa ating Palaboy Trader na Crypto Kato channel. So isang kakaibang NFT art naman yung pag-uusapan natin dito po sa ating vlog. Ito pong si HOMESPACE po natin. Isa po siyang virtual NFT platform. So pwede kang mag-design dito ng mga bahay, kung saan lugar mo siya ilalagay. Meron din siya mga cities. Tapos later on magkakaroon din siya ng mga play-to-earn features. Tapos yung second feature na maganda sa kanya is meron siya yung tinatawag natin na AI or yung ating artificial intelligence. Ayan. So pag-usapan natin kung ano meron dito sa kanya. Tapos syempre, paano tayo kikita dito sa ating HOMESPACE. Tapos ano yung main na drive, bakit ginawa itong ating website na to. Tapos ano yung ating mga recent na activities na meron po sa kanya. Okay, so kung makita mo dito, nandito sa baba, pwede kang mag-design ng sarili mong bahay. Tapos yung mga furnitures, decorations na nandun sa loob is pwede mo rin siyang ilagay. Okay, so pag-usapan po natin kung anong meron dito kay HOMESPACE po natin. Yon, so welcome back guys nga po dito sa ating channel ulit at pag-usapan po natin kung ano yung mga details na meron dito kay HOMESPACE natin. Ayan, so nagpapakilala siya kaya nagpa-review sa atin. Actually matagal na tong NFT natin na to, si HOMESPACE. So nag-start siya is around 2021 pa, makita natin mamaya yan sa kanyang history. At din ngayon is nasa campaign stage na siya kasi malapit na niyang i-redesign yung kanyang platform and then mag-launch yung ating mga NFTs naman sa kanya. Tapos yung isang project nga yan, yung ating tinatawag na artificial intelligence man. Ayan. So bago natin pasadaan yan, as usual guys, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palaboy Trader na Crypto Kato channel and then dito sa videos list natin. Ayan. So browse mo na lang po yung ating mga binablog. So may mga pa-Gcash pa rin naman tayo. So hindi po nakukuha lahat yan. So take note na lang and then double check mo yung mga requirements po nila. And then as usual guys, yung ating mga ginagawa is for education purposes. So review lang to. Ikaw pa rin po yung magde-decide kung gusto mong pasukin yung ating mga ito, kagaya nitong si HOMESPACE natin. Kasi ito naman ang pinaka-main na feature ng ating NFT virtual platform. So nabasa ko doon sa kanyang pinaka-white paper. Ang concept niya is magde-design ka nga ng sarili mong bahay. Di ba minsan kailangan mo ng malaking pera para makuha yung desired mo na bahay. So pwede mong ilagay na lang dito sa digital platform or pwede ka rin mag-design para makita mo and then in real world pwede mo siyang gayahin kasi pwede ka mag-design ng bahay dito sa ating HOMESPACE naman. Ayan. So ito po yung ating pinaka-main na website and then dito sa bandang taas nandito po yung ating mga social media. So pwede ka mag-join dito. Tinignan ko na yung kanyang pinaka-Twitter. So ito yung Twitter natin guys. Double check lang natin. So nag-start siya is around May 2021. So matagal na rin siya and then nandito pa rin. Dinidevelop pa rin niya yung ating NFTs. So meron din siyang play-to-earn feature in the future. So yung pinaka-may-ari ng companies natin, si Berhel Development Studios, sila yung mga nag-design niyan, is an international IT company which creates scalable code architects for complex IT projects since 2013. So mga real architects po yung nag-design. So ginawa nilang NFT collection. Ayan o. So ito yung ating parang isa sa mga pwede mong i-decorate or gawin dito sa ating HOMESPACE. Ayan. So meron siyang feature dito. So tignan natin yung kanyang design. So ito kasi yung makikita natin later on eh. I-update po nila yung kanyang website and then ilalagay itong mga concept na ginagawa po nila. Ayan. So maganda to si HOMESPACE po natin. Tapos meron siyang yung ginagamit niya dito is yung ating Unreal Engine na technology. So very latest technology yan. Tapos GPT-3 OpenAI kasi meron siyang AI technology and then open world social interaction. Parang social media din yung yung dating niya sa atin. Tapos may mga third party siya na dApps. Ayan. So partner niya yung yung nakita natin si ZK Zinc ecosystem naman. Ayan. So ganyan yung concept ng NFT collection natin dito kay HOMESPACE. Para meron kang idea kung ano yung mga ginagawa niya. Okay, so ito yung main na website natin. Meron tayong dalawang magaling na architect dito, si Roman Blasov natin. So isa yan sa mga nag-develop ng mga nakikita natin na artwork naman sa kanya. So virtual home nga to na pwede mong i-create na yung, di ba, yung mga pinapangarap mo. So pwede mo siyang gawin dito. So pwede mo siyang ilagay sa specific place, overlooking ng ocean, may mga waves doon. So tapos
Tapos later on guys, pwede mong ibenta yung mga art na ginawa mo sa kanya. Or pwede ka makapag-interact social media sa ibang HOMESPACE na players natin. So, ito yung HOMESPACE natin and then pwede kang mag-create. So, mga NFT din yan guys. Meron din siya mga non-NFT furniture and decorations sa gallery niya and then pwede mong ilagay sa kanya. So, parang sim. Kumbaga sa Sim City, mga tao yun, di ba? So, ito naman is mga house, yung kanya main na nilalagay. So, meron siyang tinatawag na public spaces, travel to public virtual worlds featuring entertainment venues. So, educational institutions and game zones. So, pwede mo siyang explore kasi later on gagawa siya ng ganito. So, gaming spaces, DeFi city, and then university space. So, pwede mo siyang magkaroon ng interaction later on gamit yung ating mga NFTs. Ayan. So, meron siyang description dito, HOMESPACE came about as solution for the growing NFT market pressing question. So, what can you actually do with an NFT art? So, meron siyang utility, kumbaga meron siyang gamit. So, hindi lang siya picture na nandun. So, pwede ka mag-create ng design. So, actually, yun nga sabi nila, pwede mong gayahin yan in real world. Ayan. So, HOMESPACE architecture, interiors, and HOMESPACE AI appearances. So, pieces of digital art, furniture, and then mga sculptures. Ayan. So, yan po yung mga features na meron siya. So, meron siyang token dito. Wala pa siyang specific na details. So, lalabas pa lang naman siya. Pero later on, magkakaroon din po siya. So, yan yung abangan natin dito kay HOMESPACE natin. Ayan. Tapos, dito sa HOMESPACE natin, pwede ka mag-create ng citizen. Kasi meron siyang AI technology. Pwede mong, ayan, gagawa ka ng sarili mong avatar dito sa kanya. And then, i-design mo siya yung gender, skin color, body type, facial features. Ayan, so kung gusto mo siya. And then, customize mo yung color, hairstyle, makeup, accessories, and yung mga clothings natin sa kanya. So, pwede mo i-design yan. Tapos, mag-create ka dito ng virtual world. So, by selecting location from available options. So, meron sa mountains, lake, or dito sa Japan, Mount Kyoto. So, pwede ka maglagay doon. So, at least meron ka na idea kung saan mo ilalagay yung mga dinisign natin. Meron siyang creative mode. You have access to extensive interior design toolbox. So, allowing you to build walls, furnish your home with your NFTs and objects from their catalogs. And so, para ma-upgrade mo siya, yung mga design sa magaganda, most likely, may mga NFT siya na for sale naman. So, tapos, meron siya mga user interaction. So, pwede kang gumawa ng sarili mong world address na mayroong HTTP link. So, magkakaroon ka ng website at then mag-allow ka ng mga visitors para i-check yung sarili mong ginawa na design. Ayan. Tapos, public HOMESPACE world. So, siyempre, hindi lang ikaw. So, magkakaroon siya ng world or city. And then, magpa-participate ka in variety of activities para sa kanilang community spaces. So, may virtual game clubs. Ito yung mga play to earn features. Educational institutions. And then, yung ating mga entertainments naman sa kanya. Tapos, ito yung isa sa feature niya. So, second na magandang feature niya, meron siyang AI assistant and virtual companion. So, kasi AI siya, so natuturuan yung AI technology natin para maging parang lifelike yung appearance niya. So, we're designing HOMESPACE to serve as creative outlet and your personal peaceful nook in the world of virtual reality. So, pwede kang sabi nila is mag-order ng yung mga gusto mong bilhin and then yung AI na yung gagawa sa kanya. So, yun yung isang features niya. So, text to speech technology. So, ito transfer niya. And then, natural language processing and real engine. So, ito yung mga technologies yung sinabi ko kanina, GPT-2 or GPT-3 and then minimal viable product na AI naman siya. Ayan. So, nandito yung ibang description po ng ating detail. So, meron siyang roadmap dito, guys, kung ano yung mga gagawin niya. Sa first phase, Alpha 1, to make the project accessible, we decide to launch our NFT converter. So, later on, di ba, magdi-design ka ng mga bahay, pwede mo siyang i-convert to NFT and then pwede mo na siyang ibenta. So, doon kakikita sa kanya sa marketplace natin. Ayan. So, pwede yan. Tapos, yung second niya, the offline demo version and live mode will be released to the public. Wala naman siyang dates, so inantay natin yung dates. And then, adding world creation mode to the offline demo, users will be able to choose from selection of locations. Yung fourth niya, beta 1 na siya. Online version ng ating HOMESPACE. And then, beta 2,
text and voice chat. Ayan. So yung mga AI features na niya, yung darating sa kanya, tapos yung version 1 ng HOMESPACE natin, expand the number of available word creation locations. So, Bhutan, Tokyo, Satellite, Jupiter, ayan. So, mag-upgrade na po siya. And then lastly, yung 2.0 version, advanced expansion of the created mode functionality. So, meron na siyang mga ano dito eh, mga ebook, video, music streaming. So, pwedeng gawin niya ng ating AI na technology naman sa kanya. Okay? So, Virgil nga po yung ano, yung nag-design. Creating scalable code architectures. Tapos, ito yung mga core team. So, meron sila LinkedIn. So, docs naman yung ano, yung mga founders po ng ating NFT collection na to or NFT space natin, HOMESPACE. So, nandito po sila. Pwede mong i-double check sa ating LinkedIn. So, ang dami din nila. Chinek ko yung iba is meron naman po. Accessible naman yung kanilang mga LinkedIn. Tapos, meron din sila mga advisors dito. Ayan. So, nandiyan po sila. Ayan. Meron din siyang mga core creators po. Ito yung nag-design kanina si Blasov at saka si Sibak natin. Interior designer po natin sila. Okay? So, andito yung mga social media. Yung nakita natin is yung kanyang Twitter naman kanina. Ayan. So, bisitahin mo na lang kasi meron na siyang 3,456 followers. Tapos, guys, mamimigay sila ng libreng NFT. So, pwede ka dito sa GLEAM natin. So, ilalagay ko yung link sa description natin. Magkakaroon siya ng 10 giveaways. Ayan. We decided to give away 10 keys to the set of houses. So, mamimigay po yung mga interior designers natin. So, ano lang, i-click mo lang itong mga to and then share mo lang yung kanilang social media platforms naman. Okay? So, yun lang yung meron na nakita natin dito kay HOMESPACE natin, virtual NFT platform na meron nga pong artificial intelligence naman. Okay? So, hopefully, nakatulong po sa iyo yung ating review sa kanya. Kung may questions ka, ilagay mo sa comment section and then ibato natin doon sa kanilang mga marketing para masagot po kung ano yung meron na wala pa dito sa mga nabasa natin. Meron din siyang white paper. Binuksan ko na siya kanina, guys. Pero ganun din naman. Same lang yung mga nakita natin sa kanyang web-based. So, i-double check mo na lang kung merong topics, particular topics na gusto kang tignan dito sa kanya. So, pwede dito. Medyo mahaba din kasi. Nasa 37 pages. So, hindi natin ma-check lahat isa-isa yan. Ayan. So, kung question mo is meron ka sa kanila, punta ka sa mga Telegram or Discord po ng kanilang community naman. Okay, so yun lang muna. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at pakikinig. See you again sa ating next Crypto Vlog.